Ano nga ba ang isang hapag? Ito ay kung saan ang bawat isa ay sama-sama kumakain, nagbabahagi na ng mga masasama at magagandang karanasan. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang istorya na gustong ibahagi sa hapag. At ang mga istorya na ito ang lalong naglalapit sa mga taong kumakain sa isang hapag, ang lalong bumubuo ng matatag na samahan. Kuya, ito hindi naman ako kaunting barya. Di mo pa nakikita nagmamadali ako? Sige na, pahingin naman ang kaunting barya. Pangkain ko lang. Barya? Wala akong barya. Umalis ka nga. Oh, boss! The child is now here. Ano ba? Kole ba? Kasong ba? Hoy bata! Nasaan yung pera ni boss? Wala po ako nakuha ngayon! Boss! This useless child has no money! Duma. It got nothing! Ha? Yeah. Alright boss! Right away! Lagot ka ngayong bata ka! Sorry po! Ay, uyo, nasaktan ka ba? Ano bang nangyari sa'yo? Father! Tulungan niyo po ako! Tumakas pa ako sa mga amo kong sindikato! Ah, ganun ba? Sige, pa. Sama ka sa'yo, sumama. Ah, saglit lang ha, at ako ay tatawag muna sa konbento para makapaganda ng pagkain para sa'yo. Hello! Pwede bang maghanda ka dyan ng pagkain at ako ay may dalang tao dito? Hello? Sir Paul? Yeah, it's me, Chan. Ah, with a chance? Can I have the thing? Ah, did you have money to give me? Where have you received? I promise to send it to you later if I get the money from my company. What? You have no money now? Please, Mr. Paul, I need it. No, I will not give you anymore. Sorry, I will not give you. Malas talaga ng araw na to. Makapagliwalaw na nga. Biblia? Naniniwala ka dyan? Oo naman, syempre, yan ang salita ng Diyos eh. Bakit ano bang magagawa ng mga salita na yan sa buhay mo? Hindi mo ba alam na mga salitang nakasulat dito ay kayang bumago sa iyong buhay? Magandang umaga po. Magandang umaga po. Kuya, magkano po ba ang bigas? 60 pesos, thank you, Lord. Ang mahal naman pala. Eh, yung bigas na NFA, magkano? 40 pesos, thank you, Lord. Sige, Kuya, yan na lang po. Kukunin ko na lang yung NFA rice. Bahala ka na, Lord. Pagkakasya na lang na ito. Thank you,
5. Padadami mo, Billy, para sa? Ay, tuwing umaga kasi, after ng masko, naghahain kami ng kasama ko sa simpleng salo-salo kasama ng mga parokyano. Pero ito ay talaga para sa mga hirap nating mga kapatid. Ito rin ay para maramdaman nila na concern ang simbahan. Balik ka po. Opo, kuya. Pero, Padre, paano nung pag ikaw walang lang pera? Ah, okay lang naman yun. Makakayanan namin ang pagsasaluhan. Alam mo, mas mahirap pa nga ang buhay nila kaysa sa atin. Kaya mas marapat na tulungan ko sila kasi ganun din ang ginawa ng Panginoon sa kanila. So siya, paano kuya? Para ko'y may bibilhin pa. Ito bayad ko, Ay, salamat sa Diyos. Tapos na ang misa. Oo nga po, Father. Kamusta po? Napagod po ba kayo? Hindi naman. Masya, pakitabi mo na ito at mag-agusa na tayo. Ah, sige po, Father. Susunod lang po ako. Sige. Oh, kapala, pasok ka muna. Oh, paano? Upo ka muna dito. Sige po, pre. Oh, kapatid, kamusta? Ba't napunta ka rito sa parokya? Opo, padre, sinadya ko po talagang pumunta rito pagkatapos ko nga pong pagdudahan yung Biblia po. Sinubukan ko pong unawain ang mga bagay na nakasulat doon. Tunay nga po pala kapag hindi mo ilalagay ang pananampalataya mo sa Biblia, hindi mo maaaring magawa ang isang bagay na isinasaad nito. Mabuti na magkapalit at naunawa ko ngayon ang salita ng Diyos. Halika't kumain muna tayo. Hindi na po siguro, Padre. Nakakahiya naman po. Saka ang tulad ko ay hindi karapat dapat mabibigyan sa isang hapag. Ano ka ba? Ang hapag ng simbahan ay para sa lahat. Hindi naman ako nanggihiya, kundi ang Panginoon. Kaya, tatanggi mo po ba siya? Hindi po, Padre. Sino ba naman ako para tumanggi? Siya, tala na. Sige po, Padre. Parang may tao dun na. Magandang umaga, Padre. Magandang umaga din, kapatid. Buti na parito pa. Ang sadado ng padako ng ako mataraya, pero lang alalala ko storya mo dugo dito. Barang may masana ng naiwaka sa akin, taba ako tuludi hindi tayo. Salamat sa Diyos, kapatid, kung ganun. Tara, kain muna tayo. Tara na. Padre, ako, mataraya, di bagay dito. Ay, ano ka ba? Ang hapag na ito ay para sa lahat. Siguro sa pagbili ko sa tindahan mo, nilapit ako ng Diyos sa iyo o pangyayain ka sa hapag na ito. Halika't pumasok na tayo. Hindi kinakailangan ng kapalit upang mapabilang sa isang hapag, lalo na sa hapag ng Panginoon, kung saan lahat ay imbitado upang makibahagi sa hinanda niyang salo-salo. Handa niyang pakinggan ang istorya na gustong ibahagi ang bawat isa. Lahat ng tao ay imbitado upang samahan siya sa kanyang hapag. Ang mga taong inapi, naaapi, at pati na rin ang mga nang-aapi. Hindi na mahalaga sa kanya kung ikaw ay minsay umiwas sa imbitasyon niya. Ang mahalaga sa kanya ay ang pagtugon mo sa paulit-ulit niyang pag-iimbita sa iyo. At wala na siyang ipasisiya pa sa pagsama mo sa kanyang hapag.
marami siyang ihanda na pwede mapagsaluhan. Kaya naman ito ay sasapat pa para sa mga susunod niyang layayain. Laging bumubulong ang boses ng Panginoon upang anyayahan ang bawat isa sa kanyang hapag. Kaya nga, ang tanong, anong isasagot mo sa imbitasyon ng Panginoon sa iyo? Kung paano mahal ako ng aking ama, sa inyo'y